Hello guys! Welcome back again to my channel. And for today's video, bibigyan ko kayo ng list of full DC inverter 1 horsepower window type aircon. So yan, meron na akong nakalagay dito na mga list na inyong mga yan na full DC inverter aircon na 1 horsepower. Ano nga ba yung ibig sabihin ng full DC inverter? So yung full DC inverter, hindi lang yung compressor yung DC, pati din yung fan motor tsaka yung module. Halos lahat ng component sa aircon ay pinapatakbo ng DC. Okay? So kapag sinabing full DC, ibig sabihin lahat ng component ng aircon ay DC. Kapag sinabing DC lang, baka yung compressor lang yung DC. Okay, yung fan motor hindi. Okay, ngayon bibigyan ko kayo ng a list of full DC inverter. Disclaimer lang muna, itong nasa list ko, hindi lahat ng aircon na nasa market ngayon ay nandito. So, bali kumuha lang ako based sa mga na-search ko, ito lang yung na-search ko. Yan, kung meron pa kayong gustong idagdag sa mga to, lagay lang sa comment section. Yan. Disclaimer lang, hindi ako expert. Yung mga sasabihin ko ngayon ay based lamang sa na-search ko. Yan. Kung meron akong masabing mali dito o mabanggit na mali, pakicorrect na lang ako sa comment section. Kung meron kang question, suggestion, or gusto ng paggawa ng content, ilagay mo lang sa comment section. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. I-click mo yung notification bell para ma-notify ka every time na mag-upload ako ng video. Okay? So, yan. Yung info na kukunin natin ay yung cooling capacity. Yan. Tapos yung power. Watts, tapos yung monthly energy consumption sa kilowatt hour, tapos i-convert natin siya ng peso. Okay, tapos kukunin din natin yung consumption niya kapag 24 hours mo siyang gagamitin. Tapos bibigyan ko kayo ng mga prices nila. Okay, etong nandito, kompleto na yung info niyan. So papakita ko na lang mamaya, kukulayan ko na lang ng black para mabilis tayo. Pero papakita ko kung paano ko kinuha yung mga info. Disclaimer lang muna, yung mga info na nandito ay nakuha ko din sa website ng DOE. Yan, based dun sa mga na-test nila ng mga aircon, kinuha ko yung info nila dun sa website ng DOE. Dun sa database na ma-access mo sa mismong website ng DOE. Yan. So, hindi ako related sa DOE, guys, ha. Basta kukunin ko lang dun yung info na ilalagay ko dito. So, ginawa ko na to dun sa mga videos na ginawa ko, past video, na ginawa ko na top 10 na 1 horsepower na window type, tsaka 1.5 horsepower, tsaka 2 horsepower na window type. Sa mga interesado, hanapin na lang sa channel ko. Gumawa din ako ng mga split type na top 5 naman ng mga yon. Okay? From 1 horsepower hanggang 2 horsepower. Meron din akong ginawang 0.8 horsepower kaso window type yon. Okay, pati 0.75. Basta hanapin na lang dyan yung mga videos na nabanggit ko. So yan, bali mag-start tayo dito sa baba. So mula sa pinakamataas na mag-consume hanggang sa pinakamatipid. So yan, ang sabi ko kanina, hindi lahat ng full DC na inverter na window type na 1 horsepower nandito. Okay, kung meron kayong makita na wala dito, pakilagay na lang sa comment section. So, yan, start tayo dito sa number 11. So, bali 9 to, pang 9 to. Okay, kukulayan ko lang siya ng kulay black. So, yan, para dun sa mga naghahanap ng mga full DC. O, yan, para meron kayong mga choices. Okay, kulayan lang natin ng black. Yung number 9 ito. Yan, yung brand niya. Brand name, Tosot. Yung model niya, ito. Okay. So, lahat ng to, dun sa mga interesado, ilagay ko yung link sa baba. Or sa mga gustong mag-order, ilagay ko yung link sa baba para legit yung seller na maka-click nyo. Okay? So, yung cooling capacity niya, ito, 2.89. So, mamaya papakita ko kung saan ko nakuha to. Ayan. Sasample tayo ng isa. Tapos, dun sa taas, diretso na tayo. Okay? So, yung power watts niya, ito, 900. Ayan. So, yung monthly energy consumption niya, guys, ito ha, 9 hours lang yan ha. Tapos, sa isang araw, within 1 month. Kilowatt hour to ha. Okay? 194.40. Tapos, katumbas siya ng, yan,
1,944. Yan. Tapos 24 hours, eto. Makukonsumo mo kung gagamitin mo siya ng 24 hours. Yung price niya, eto. Okay. So, ngayon punta tayo dun sa website ng DOE. Papakita ko kung paano ko nakuha itong info na to. Magsasample tayo ng isa. Yan. So, check muna natin kung tama yung model. Okay, tama. So, ayan. Yung refrigerant niya, R32. Okay? So, ito. Dito ko nakuha. Yung cooling capacity niya, ito. Ito. 2.89. Ayan, nakalagay. 2.89. Tapos, kunin natin yung watts. Ayan. Ito. 900. Okay? Yung website niya, ito. Ito, guys, ha. Department of Energy, yan. Okay. Ayan. Tapos, ngayon, kunin natin yung monthly energy consumption. Nandito yan. Okay, ito yun. Monthly energy consumption, 9 hours per day. Nakalagay kasi dito, 9 hours. Yan. Tapos, 30 days. Okay? Tapos, ito yung nakuha niya sa kilowatt hour. Kaya ito yung nilagay ko dito. 194.40. Tapos, katumbas siya ng 1,944. Ito yan. Yan. So, paano nakuha itong 1,944? Ang ginamit niyang rate nung tinest nila ay 10 pesos. Ito nakalagay. So, iba-iba tayo ng rate. Depende sa lugar natin. Para malaman nyo yung rate sa lugar nyo, hanapin nyo dun sa bill nyo. Nandyan yan. Okay? So, tapos paano ko nakuha yung ito, yung 24 hours na paggamit? Ito, dito yan, guys. Ilagay ko 24 hours. Yan. Tapos, 1 day. Tapos yung ginamit ko na rate, tulad din dito, 10 pesos lang din. So yung ginamit dito, 10 pesos guys ha. I-note nyo yan. Okay, ito yung nakuha sa peso. 172.80. Yan. Ito yung 24 hours. So possible na tataas pa yan, possible na bababa. Depende yan sa paggamit mo. So yung price niya ay 30,595. Saan ko nakuha yan? Ito. Sa Lazada. Okay? Yan, ito yung itsura ng aircon. Yan. Tapos ito yung price niya. Okay? So guys, paano ba palilitawin to? Ito. Para lumitaw to, yung DOE, naglabas sila ng guide. Yan, ito. Yung energy label. Diba meron kayo nakikita sa aircon na mga ganito? So, merong barcode dyan sa baba. Ito. Ito, may barcode dyan sa baba. Kita nyo? Dali. Yan, ito yung barcode. Hindi lumilitaw dito sa malaki. Dito lang sa maliit. Ito. Itong barcode na to, iscan nyo sa phone nyo. Tapos, may lalabas na link dyan. Lalabas yung link na to. Ito, sa taas. Tapos, pupunta kayo dito. Okay? Yan. Lahat ng merong ganito na energy label, pati yung mga ref, meron din yan. Yan. Iscan nyo lang to. So yan, nandito yung website ng DOE. So sila yung nag-provide nito para guide sa mga consumer. Yan, okay? Iscan nyo to, tapos dilitaw to. So pwede nyo makita dito kung magkano yung konsumo nung tinest nila itong mga aircon na to. So yan. Alam nyo na ako saan ko nakuha itong mga info nito. So mamaya hindi na tayo pupunta dun dito. Diretso na. Hindi na tayo pupunta dito. Yan, diretso na natin para mapabilis tayo. At least meron kayong list. Kayo nang bahalang mag search isa-isa kung alin dito yung mga gusto nyo. Pero meron akong link sa description sa mga gusto. I-click nyo lang diyan sa mga gusto mag-order. Meron mga legit na link diyan. Kasi nag-search na ako bago ko i-search tong mga to. Bago ko ibigay sa inyo. Okay? So, yan yung number. Yung susunod natin. Okay, number 8 to. Yan. So, kulayan lang din natin. Ito, yung Hitachi. Okay, ito yung model niya. Yung cooling capacity niya, ito. Yan, same lang din kung paano ko nakuha itong mga to. Okay, yung power rating niya, watts niya, ito, ang taas. Sinerts ko, pero ganito din. Ganito talaga. So, yung monthly energy consumption niya, ito, sa 9 hours lang din na paggamit everyday. Pero, tingnan nyo, mas mura siya, oh.
mataas yung watts niya pero mas mura siya. Okay, tapos yung katumbas siya ng 1,938. Okay. Tapos sa 24 hours na paggamit, ito yung nakuha ko. 172.32. Okay. So parang ipakita sa inyo na ganito talaga yung watts niya. Punta tayo ulit dun sa DOE. Para transparent tayo. Close muna natin to. Okay. So yan. Check muna natin yung model niya kung tama. Okay, tama. Yung refrigerant na ginamit, R410A. Okay. Tapos, ito yung cooling capacity. Okay, tama. Tapos, ito yung watts niya, guys. Yan, oh. 1,436. Taas, di ba? Okay. Yan. So, tapos, ito yung monthly energy consumption sa kilowatt hour. Ito yan. Okay. Okay, tapos ito yung katumbas yan ng 1,938.60. Ito yun. Sa 24 hours na paggamit, ganito lang din. Same lang din sa kanina. Then din yung ginamit ko. Ito. 172.32. Yan. Yung price niya, dito ko nakuha. Sa Lazada din. Para may idea kayo kung anong itsura. Okay. Lahat ng link na Lazada na ito ilagay ko sa description sa mga gustong mag-order. So, yan. 29,999. So, yan. Nalagay ko dito. 29,999. Yan. So, ito yung itsura niya. Okay. So, yan. Full DC. Nakalagay dito. Compact. Yan. So, hindi na tayo gaano pupunta sa mga specs niya. Kayo nang bahalang mag-search. At least, binigyan ko kayo ng mga list ng full DC. Para mapabilis tayo. Okay, ngayon, number 7 na tayo. Yan, number 7 natin, Hitachi din. Kaso magkaiba sila ng model. So, yung cooling capacity, ito, 2.65. Yung watts niya, ito, 963. Okay. Tapos, yung monthly energy consumption, sa 9 hours lang din, same lang din dun sa dalawa, 130.01. Katumbas siya ng 1,300. Okay, tapos sa 24 hours na paggamit, 115.56. Yung price niya, 21,295. So, tignan natin sa Lazada. Awa, hindi na. Tignan natin sa Lazada tong price niya. Yan, nakalagay dito. Full DC inverter. 29,295. Yan. Ganyan yung itsura niya. Ganyan yung itsura. Okay. So, yan. Yan yung pang number 7. Kasi 9 to eh, guys. Okay, next na tayo. Next natin ay Fuji Denso. Yan. Ito yung model niya. Ito yung cooling capacity. Yan. So, mas mababa yung watts niya. Mas mababa din yung monthly energy consumption. Yan. So, dito naman, sa 24 hours na paggamit, halos same lang din, point lang. Tapos, mas mura naman to. Okay, tingnan natin sa Lazada. Okay, full DC, nakalagay dito. Premium inverter. 22,000. Fuji Denso mismo, yung seller. So, meron din siyang ganito. Scan nyo lang yan, yung barcode, para lumitaw tong kanina, yung kanina sa DOE. Yung website. Okay. So, yan. Yun yung specs niya. 60% energy saving. Jet cool. Okay. So, yan. Hindi na tayo pupunta dun sa mga specs niya. Baka matagalan tayo. So, yan. Number 6 na tayo. Number 6 natin ay Gree. Yan, ito yung model niya. Cooling capacity, same lang din dito sa Fuji Denso. Tapos 900 lang yung watts niya. Ito yung monthly energy consumption niya sa kilowatt hour. Nakatumbas siya ng 1,215. Yan. Sa 24 hours na paggamit, 108. Yung price niya, ito mahal dito sa Lazada. So, depende yan sa seller. Baka meron kayong mas mahanap na mas mura.
Okay, yan, nakalagay full DC inverter window type aircon, 1 horsepower. Ito yung itsura niya. So appliance center, appliance warehouse yung ano, bebenta. Okay, yan. 40% energy saving. Yan. So at least meron kayong idea ng mga list ng full DC. Yan. Pero hindi naman lahat nandito. At least may list tayo. Number, ano yung number? 1, 2, 3, 4. Okay, number 4 na to. Number 4 natin, yan yung Kulin. Ito yung sikat ngayon eh. Na full DC yung Kulin. So maraming gumagamit ngayon nito. Pati ako, ito yung sa akin. Okay. So ito yung cooling capacity niya. Okay, yung power rating, yung watts, monthly energy consumption, no? Ang katumbas siya ng 1,215 sa peso. So sa 24 hours na paggamit, yan, 108. Okay. Tapos yung price niya, ito. Dito ko nakuha. Yan. Okay, yan, full DC yan, kalagay dito. So ito, pwede mong makontrol using your mobile phone. Smart control yan. Okay. Kaya ako naisip itong video na to na gawin, na gumawa ng list. Kasi may nagtanong, naubusan daw siya ng Kulin Quad Series, kaya kung ano daw yung alternative. So naisip ko, kailangan yung alternative dahil full DC itong Kulin. So dapat full DC din. So naghanap ako ng mga aircon na full DC. So madami din pala. Kaya yan, inipon ko para ibigay na lang sa inyo yung mga list para may mga choices kayo. So yan, nakikita naman nyo. Print screen nyo na lang mamaya tapos pumili na lang kayo kung ano yung magustuhan nyo. Tapos i-click nyo na lang yung link sa baba. May mga link yan, isasama ko. Lahat, ito meron naman. Kompleto naman yan. Okay. Para legit yung makuha nyo na seller. So next na natin, yan yung Everest. Tapos ito yung model nya. Ito yung cooling capacity, 2.88. Yung power, yan, yung power rating watts, ito 900. Yung monthly energy consumption sa kilowatt hour, 121.50. Katumbas sya ng 1,215. Sa 24 hours na paggamit, same lang din dito sa dalawa. Yung price niya mas mura, 20,999 or 21,000. So nandito yan. Okay, yung Everest mismo yung nagbebenta. So yung ibang specs nandito sa baba, yan, up to 60% energy saver. Naka R32 yung refrigerant niya, full DC, healthy air filter. Yan. So kayo lang bahalang mag-search. Nakalagay dito full DC. Yan. Okay. So yan, number 2 na tayo. Yan, kulayin na lang natin. Yan, Midea yung number 2 natin. So yung model niya ito, yung cooling capacity ito, 2.70. Yung power rating, yung watts niya, ito mababa, 793. Yung monthly energy consumption, yan, 107.06. Katumbas siya ng 1,070.50 sa peso. Sa 24 hours na paggamit, 95.16 sa peso. Okay? Yung na-consume niya. Yung price niya, 25,198. So, nakuha ko siya dito, yung price niya. Para lang may idea kayo kung anong itsura. Ganyan siya. Yung U-shape to, ha, guys. Yan. Yung U-shape. Tapos, walang nakalagay dito na full DC siya. Pero, na-search ko mismo. Sa website nila na full DC to. Tingnan natin kung ma-search ko. Ah. Yung website nila. Yata. Ito nakalagay dito. Ito, full DC inverter. Yan. So, yan. 25,000 lang dito. Pero dito sa website nila, 27,000. So, dito na lang kayo mag-order kung gusto nyo. Ilagay ko yung link sa description. Midea din to. Ito. Yung seller. Okay. Baka hindi updated yung dito sa website nila. So, yan. Back na tayo dito. Yun nga. Mas mura kung makikita nyo. Sa 24 hours na paggamit, 95 lang yung makonsumo niya. Pero, depende pa rin yan sa paggamit nyo. Hindi porket ganito,
yung nakuha nung DOE, ganito din yung makukuha nyo. Kasi hindi kayo pareho ng room na ginamit, ng temperature nung tinest nila to, yung heat load sa lugar nyo, hindi rin pareho. So, at least nung tinest nila to ay ganito yung potential na mababa yung konsumo niya. Okay? Yan yung number one natin. Ito. Coppel. Yan. So, ito yung model niya. Ito yung cooling capacity niya. Yan. 2.77. Yung power rating sa watts, 742. Yung monthly energy consumption sa kilowatt hour, 100.17. Katumbas siya ng 1,001.70. Yan. Sa 24 hours na paggamit, 89.04. Yung price niya, 21,000. Okay? Punta tayo sa Lazada. Check natin. Para makita yung itsura. Ito yung ganyan yung itsura niya. Ayan, meron din siyang energy label. Scan nyo lang yan para makita nyo. Ito. Pag in-scan nyo yan, makikita nyo to. Yan. Ito yung makikita nyo. Okay. Ganyan yung makikita nyo every time na mag-scan kayo ng ganito na galing sa DOE. Okay, parang ano to eh, guide dun sa mga consumer, dun sa walang idea. May mga info to nakalagay dito mismo. Yan, may mga info yan. Yung monthly energy consumption nandyan, 117, kita nyo. Dito din, makikita nyo. Yan, 117. So, yung mga nandito, nandito yan. Okay. Yan. So, yan, price niya, 29,000. Sa Western Appliances. Yan yung seller. So, yan yung mga list. Guys, tapos sinort ko lang sila ng eto, yung monthly energy consumption para mag-start tayo dun sa pinakamataas mag-consume, papunta dun sa pinakamatipid. Kaya ito yung sinort ko. Ito yung limitaw na info. Pero tulad ng sabi ko kanina, hindi lahat ng 1 horsepower window type na aircon ay nandito. Okay? Ito lang yung nakita ko online. Pero kung meron pa kayong makita sa online, ilagay na lang sa comment para masama ko na lang sa comment section. So ayan, siguro pumili na lang kayo dito kung ano yung magustuhan nyo or kung anong available dun sa lugar nyo. Yung price naman nila, depende yan sa seller. Okay? Para lang may idea kayo kung ano yung mga prices nila. So itong info na yan, nakuha ko na to. Nakuha ko lang din sa website ng DOE dun sa energy label. Okay? Nilagay ko lang dito para madali nating makita yung comparison nila sa isa't isa. Okay? Kung meron man mali dun sa mga info na nakuha ko, hindi ko nakasalanan yun. Okay? So yan guys, sana nakatulong tong video na to. Dun sa mga naghahanap ng full DC inverter, kung wala kayong mahanap na kulin, kasi ito yung sikat ngayon na kulin quad series na 1 horsepower. Yan, yung iba kasi nakakaubusan na. Okay. Kasi marami na nagpatunay, marami na nag-comment dun sa website or dun sa Facebook feeds, marami nang nakagamit. Tapos pinopost nila yung mga build nila na matipid daw. Okay. Meron naman iba na kung sabi bakit daw yung sa kanila ay mataas pa rin yung kuryente. So baka mali yung paggamit nyo. Dapat sa unang bili pa lang ng aircon, lagi kong pinapaalala to na tama yung horsepower na makuha nyo dyan sa room nyo. Yun yung pinaka number one rule. Pag bibili kayo ng aircon, dapat tama yung horsepower ng aircon nyo. So gagawa ko ng video about doon kung bakit kailangan tama yung horsepower na mabili nyo. Mag-subscribe lang kayo para pag ginawa ko yon, ma-notify kayo. Click nyo lang yung notification bell. So yan guys, print screen nyo. Tapos kung meron kayo nagustuhan dyan, i-click nyo yung link sa description. Maglalagay ako ng mga link. And at least meron kayong idea ng mga full DC inverter na 1 horsepower window type aircon. So yan, sana nakatulong tong video na to. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. I-click mo yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko mga video. Kung meron kang question, suggestion, or gusto ng paggawa ng content, ilagay mo lang sa comment section. Okay? Paki-follow na din ako dun sa Facebook page ko. Ilagay ko
sa description yung link. Yan guys, maraming salamat sa panonood, maraming salamat dun sa mga nanonood, maraming salamat dun sa mga nagko-comment, mga nagko-compliment sa mga videos ko. Kahit na hindi ganun kaganda yung mga videos, pero ang gusto ko kasi dito ay yung informative lang, yung puro info lang. Kasi wala naman tayo mapakita na ibang video dito kung hindi yung mga info na ganito. Okay guys, maraming salamat sa panonood. Hanggang dito na lang para hindi na mapatagal tong video na to. Bye!